Hello fellow grower, magandang araw po and welcome to my channel, The Late Grower. In this video, magtatanim tayo ng gabi. In English, it is called taro. So, ito po ay nabibili lang sa palengke. Actually, pagkasuki ninyo yung bibilhan, pwedeng ipamigay na lang sa inyo pagka nakitang ganito na may tubo na. Ayan. So, pagka kayo po ay balak magtanim ng gabi at bibili sa palengke, piliin nyo yung mayroon ng siyang sibol, kagaya nito. Yan, umuusbong na yung kanyang sibol. Yan, meron na siyang sibol din. At sa pagpili ng bibilhin, piliin lang yung walang sugat na kagaya nito. But kung yung sugat naman niya halimbawa ay natuyo na, so pwede pa rin siya. Pero pagka nabubulok, halimbawa malambot, huwag na siyang kunin kasi baka maunahang mabulok. Kagaya nito, oh, malambot siya. Baka maunahang mabulok ang laman bago siya magkaugat. So, baliwala lang yung ating pagtatanim. So, maganda kung walang sugat ang makukuha ninyong gabi na pangtanim. Pag may parting malambot sa kanya, kagaya ng isang ito, ang magandang gawin ay tanggalin na siya, putulin. So, tanggalin lang yung part na malambot pa. Yan. Okay. Yung iba, bago itanim, ang ginagawa ay binababad dito. Pwede naman po ibabad yon, pero pwede rin direkta na agad siyang itanim kasi pagdating sa tubig naman ay meron tubig itong kanyang laman at habang naguugat, habang tumutubo ito, hindi pa kumpleto ang kanyang ugat, ay kukuha ng sustansya dito sa laman na ito, yung ating sumisibol na gabi. So, tanim na natin siya. Sa pagtataniman, pumili tayo ng medyo malaki-laki na container. Kagaya po nito, ito ay may 20 inches ang taas niya. Ito naman nasa around 15 inches. Medyo maugat po kasi ang gabi. Pero pwede rin siya doon sa hindi kalaliman pero malalapad naman ang bunganga. Ano po? Sa pagtatanim, ibaon lang natin yung kanyang laman. Yan. Nasa ibabaw dapat yung sumisibol na parte para paglabas ng ano niya ng kanyang suloy ay diretso na siya pataas kagad. So, hindi na kailangan tabunan ng maraming lupa. Sa tama lang siya na nakalitaw ng kaunti ay pwede na. Medyo malalaki itong gabi na naihingi ko sa palengke. Ito naman. Yan, ito po yung pinutulang ko kasi nabubulok yung isang side niya. So, i-bound lang natin siya sa lupa. Gaya niyan. At tabunan. Ito, kung napapansin nyo, meron din suloy, meron din sumisibol sa kanyang katawan, kaya pwede ito itanim ng pahiga naman. Ito, pinutol ko dahil sobrang laki ng isa. So, itatanim ko rin to dahil may lumalabas din sa kanyang katawan. So, hopefully, sumibol siya kahit na merong parte sa kanya na medyo nabubulok. Tanggalin lang yung nasisirang parte sa kanya. At pwede natin subukan din na itanim. Ngayon, habang inihintay natin siya sumibol, hindi natin kailangan basang-basa ang lupa. Gaya ng nabanggit ko, ang unang sustansyang kukunin ng ating root crop na gabi ay manggagaling mismo sa kanyang katawan. At ito po ay may tubig na ito. So pag ginawa kasi natin na sobrang basang-basa ang timba sa matagal na panahon, eh baka maunahan ng pagkabulok yung ating gabi na ibinaon sa lupa. Pag naunahan ng pagkabulok, eh, hindi na siya sisibol. So ito, hintayin na lang natin kung kailan siya sisibol. So today is May 25. So, see you in the next video. Hello again, fellow growers.
Ito po yung update natin sa gabi na ating itinanim sa timba. Ayan. So, ito po, sumibol na siya. Mataas na itong isang ito ngayon. Ito pa yung isa. At dun sa isa, may sumibol na rin dun sa sako. So, yung iba naman ay hindi pa sumisibol. Actually, nag-uumpisa pa lang. Ito, kung nakikita nyo dito. Ayan, nag-uumpisa pa lang sumibol. Itong isang ito, ganun din. Ayan. Nag-uumpisa pa lang siyang maglabas ng sibol. Ito pa rin yung isa. Ayan. Ang napansin ko, pag nag-umpisa nang bumuka, itong kanyang suloy ay mabilis na magiging paglaki. Kagaya ng isang ito, pati na rin ang isang ito. Ito, no, isang araw lang po, 2 days ago, maliit pa to eh. Ngayon, biglang sumibol na siya. So, yung unang video natin, May 25, and today is June 16. So, ito na po yung update niya. Ihintayin pa rin natin itong mga iba kung lalabas pa rin sila. So, magkakaroon pa tayo ng susunod na update. So, see you in the next video. Magandang araw po. Today is June 20 at mag-update tayo ng ating tinanim na gabi sa container. So, ito na po ang itsura niya. Bumuka na yung isang dahon. Malaki-laki na rin. At dito, ganun din. Meron pang dahon na lumalabas. Yung isa, mas malaki na rin siya compared to a few days ago. And right now, dito po sa isang ito, ayan, may sumisibol na rin siya. Ayan, ito. Dito naman, ganun din. Ayan, nag-uumpisa ng bumuka yung kanyang suloy. Dito po, ganun din. At ngayon, uumpisa ako na rin siyang lagyan ng pakuti-kuting urea. Ayan, ganyang karami lang po. At ilalayo natin, bubutbut lang natin ng malayo. Malalaki po ang ugat ng gabi. Kung napapansin nyo, ito, ugat niya ito. Dito pa, ugat din ito. Ayan, umiibabaw yung ugat niya. So, pag umiibabaw, ang ginagawa ko, tinatabunan ko ng konting lupa. Para hindi matuyo sa init ng araw. Yung lupa niya, kailangan po ito ay laging mamasa-masa or moist. Pagkalagay ko ng urea, didiligan ko lang siya. Para matunaw agad din yung urea at ma-absorb ng ating halaman. So magagawa tayo ng final update ng video ito a few days from now. See you then! Hello fellow grower, today is June 29 and this is the final video sa ating pagtatanim ng gabi in container. So itong mga gabing ito tinanim natin sa unang video nung May 25 and today is June 29, so ganito na po sila kalaki ngayon. Yan, malalapad na yung mga dahon. Tumubo na silang lahat. Ito, nag-uumpisa pa lang lumabas yung kanyang dahon. So yung lahat ng bunga ng gabi na ating tinanim, pito lahat sila, pati yung aking pinutol ay tumubo na rin. Ito yung dalawa. Ito naman yung nakatanim sa sako. Sumibol na rin silang lahat. Ayan. Pag ganito na lumalabas ang ugat niya, pwede natin siyang takpan lang ng dagdag na lupa para hindi ma-expose sa init ng araw. Yung dalawang nasa timba, inilagay ko sa gilid ng pader. Itong nasa sako lang ang naiwan dito kasi itong lugar na ito ay daanan at hindi maganda pag laging nasasagi ang kanyang mga dahon. So kahit sa sako, sa container ay pwede tayong magtanim ng gabi. So ganyan lang kadali kung paano magtanim ng bunga ng gabi sa container. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa panonood and hope to see you in my next videos. Bye-bye!